Hello, water signs. I hope you're doing well. This is your daily message for November 11. And please check the timestamps po in the description box para mahanap niyo po agad ang inyong reading. And this is for the collective po as always. So this is not going to resonate with everyone. Just take what resonates po. Maraming salamat po sa pag-subscribe sa aking channel. Thank you for your support. Kung bago naman po kayo dito, hello and welcome. Please subscribe, like, share, and hit the notification bell po para updated kayo sa mga readings. Thank you. So see you po sa reading ninyo. Hello, Cancer. So, this is your daily message for November 10. Cancer, maraming salamat po sa inyong suporta sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong mga heartwarming comments. I truly appreciate it. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat. Cancer, and yung message ninyo for today is the Three of Spring. Wow, napakaganda. Tingnan mo yung ating sea turtle. Kasama, nagbabanding sila ng mga yellow fish na ito. Isa lang ang direksyon na tinatakbo nila. So, this is such a beautiful energy kasi... So what I am picking up here is kung ano yung mga ideas mo ngayon, yung mga plano mo, yung goals mo na tumatakbo na siya ngayon eh. Tapos ka na doon sa planning stage. Now you are already implementing your plans and goals dito. And kung ano yung tinatakbo mo na path ngayon, sinasamahan ka ngayon ng Divine Universe. Sinasamahan ka ng Panginoon dito, ng iyong spirit team. You are being guided. You are being helped out. Kung ano man yung iyong endeavor ngayon. That is what I am picking up. That is what I am seeing sa card na to. And alam mo kung saan ka patungo ngayon. Patungo ka sa iyong tagumpay. Patungo ka sa success, ano? Yung mga endeavors mo ngayon, you can rest assured that patungo yan sa tagumpay. You are going to claim your victory at the end of the day, kumbaga, dito sa iyong mga endeavor ngayon. Pakiramdam ko dito, Cancer, sobrang sipag mo, no? Sa sobrang sipag mo, parang nagsasanga-sanga na ang iyong tagumpay. Because I feel that hindi lang isa ang iyong ginagawa. Hindi lang isa ang iyong tinatrabaho. Maaring meron ka ng regular job. Sabihin natin 9-to-5 job. And at the same time, meron ka pa rin side hustle. Yung parang ganon. And you know, sa sipag mo yan, sa dedication mo na yan, sa commitment mo sa pagtatrabaho, sa kahit anong klaseng trabaho yung iyong ginagawa, talagang magtatagumpay ka dyan. You are going to reach your goals in no time. Dahil kapag tayo'y nagsisipag, committed sa pag-create, sa pag-abot ng ating mga pangarap, sinasamahan tayo dyan ng ating spirit team. Tinutulungan tayo because nakikita nila kung gaano tayo kadeterminado, kung gaano tayo ka-focus para marating natin ang ating mga goals. And that is what I am picking up here for you, Cancer. Feeling ko dito, yung kahit madami kang ginagawa, kahit madami kang tinatrabaho, meron ka ng career, meron ka ng extra pang trabaho. So, I really feel na kahit you have too much on your plate, parang hindi mo masyado nararamdaman ang pagod dito because sinasamahan ka ng iyong spirit team. Tinutulungan ka ng spirit team na mapagaan ang iyong pakiramdam, mapagaan ang iyong pagtatrabaho, mapagaan, you know, ang iyong mga activities sa buhay mo because you are being supported here sa iyong endeavors. So, Cancer, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Scorpio. This is your daily message for November 11. And maraming salamat po sa inyong support sa aking channel. Maraming salamat po sa inyong mga heartwarming comments. I truly appreciate it. Naway lagi po kayong safe and healthy lamang. Yun po ang aking laging dasal para sa inyong lahat, Scorpio. Oh my God, ang message you need for today is the number one, the Magician. So there is a new beginning here coming in for you, Scorpio. And napakaganda ng energy na ito. Tignan mo, there is an infinity sign dyan. Yung pony dito, nakataas yung dalawang paa. Ibig sabihin, you are ready na para sunggaban ang mga opportunities, yung mga
gusto mong gawin sa buhay mo, handa ka nang gawin yan ngayon. And that is what the message of this energy for you today, Scorpio. Now is the time to take action. Tignan mo, excited na siya, di ba? Ganon ang magiging pakiramdam mo ngayon, Scorpio. Yun ang sinasabi ng card na to, na nasa horizon mo na yung ang magic. Nasa inyong mga kamay na ngayon, Scorpio, ang kapangyarihan para gawin mo ang mga bagay na gusto mong gawin para ma-manifest mo na ang mga bagay na gusto mo mangyari sa buhay mo. What are your dreams are? Your hopes and dreams, your goals, no? Kung ano man yan, Scorpio, sinasabi ng energy na ito na now is the time for you to take action towards that, dahil perfect na ang conditions around you ngayon para gawin mo na ang mga yan, so that you can start, you know, to get closer to your goals, to your hopes and dreams. Parang yung magic is in the air ngayon. May mga handa na mga taong involved para dyan sa iyong gagawin. Handa na ang sitwasyon. Handa na ang pagkakataon para dyan sa iyong mga hopes and dreams. Ngayon ang simula ng iyong pagtahak daan sa dyan sa daan para makalapit ka doon sa pag-accomplish ng iyong mga hopes and dreams. Para ma-manifest mo lang gusto mong mangyari sa buhay mo. Now is the time to make things happen, Scorpio. Now is not the time to sit back and relax and just wait for things to be delivered to you. Hindi. Sinasabi ng card na to na nasa iyong mga kamay. Kaya gawin mo na ngayon. Ngayon mo na simulan ang mga kailangan mong gawin para makalapit ka doon sa iyong hopes and dreams. Ngayon mo na simulan gawin ang mga bagay na kailangan mong gawin para mangyari na sa buhay mo ang mga gusto mong mangyari. Tulad halimbawa, gusto mo mag-apply ng trabaho abroad. So now is the time para simulan mo na yung mga papeles. Ngayon ka na mag-apply. Ngayon ka na magpasa ng mga requirements, yung mga ganon. Gusto mong magkaroon ng negosyo. Gusto mong magtayo ng negosyo. So, nagplano ka na niya. Ginusto mo na yan. So, simulan mo na ngayon. Mag-apply ka na ngayon ng permit. Yung mga ganon. Maghanap ka na ngayon ng lugar. Ng office space. Ng yung business place, yung mga ganon. So, kasi kung wala tayong gagawin, puro plano lang tayo, it will not happen. You will not be able to manifest that in your life. Kasi, nasa isip mo lang. So, sinasabi ng card na to, now is not the time to plan. Now is not the time to strategize, no? But instead, now is the time to take action. Get on your feet and gawin mo na kung ano nararapat mong gawin para ma-manifest mo na ang mga bagay na gusto mong ma-manifest sa buhay mo. So, Scorpio, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste. Hello, Pisces. This is your daily message for November 11. And Pisces, maraming salamat po sa inyong mga heartwarming comments. Maraming salamat po sa inyong support sa aking channel. I truly appreciate it. Naway lagi po kayong safe at healthy lamang. Yun po ang aking dasal para sa inyong lahat, Pisces. So, yung mensahe nito, you know, I'm being pulled to take this one. So, I will. So, we have the King of Winter. Yun ang mensahe mo, Pisces. So, Pisces, maaaring meron kang mga transaction ngayong araw is what I'm picking up. Maaaring meron mga mahalagang pag-uusap, conversations, transactions, negotiations. Maaaring meron kang mga kontratang kailangan pirmahan ngayon. And beforehand, merong mga pag-uusap, no? Merong mga meeting kang pupuntahan, dadaluhan. So, sinasabi ng energy na ito, Pisces, na now is the time for you to embody the energy of the King of Winter. Maging clear ka sa iyong sasabihin, be clear with how you communicate, no, with other people. Mahalaga ngayon na i-express mo ang iyong sarili. I-express mo kung ano yung iyong saloobin. Now is the perfect time para you speak your truth, no, Pisces? Kung ano ang totoong nasa loob mo, kung ano yung nasa isipan mo, i-verbalize mo yan.
kailangan mong sabihin yan, ilabas, i-express para maintindihan ka ng iyong mga kausap, maintindihan nila ang iyong posisyon, maintindihan nila kung ano ang iyong totoong nararamdaman at totoong nasa isipan, no? So it's really, really important with your transactions ngayon and your conversations na ipahiwatig mo sa iyong kausap kung ano ang kailangan mong sabihin, kung ano ang kailangan mong iparating sa kanila. Be clear with what you want to say, no? Yun ang mahalaga. Ang iba sa inyo, maaaring merong job interview na pupuntahan dito or maaaring merong examination na pupuntahan and that you may need to speak. So, mahalagang sabihin mo kung ano ang nasa iyong kalooban at nasa iyong isipan. Yun ang mensahe na importante na hatid sa iyo ng energy na ito, Pisces. And for others of you naman, maaaring kailangan ninyo ng clarity, no? Kailangan ninyo ng clarity, naghahanap kayo ng kaliwanagan, naghahanap kayo ng taong makakausap na makapagbibigay sa iyo ng enlightenment, makakatulong sa iyong sitwasyon na maintindihan ninyo kung ano yung inyong pinagdadaanan, kung ano yung inyong sitwasyon ngayon. And I really feel na you may need at this time na meron kayong makausap na isang professional, no? And think about it, Pisces. If you really feel, then if you really think, no, pakinggan ninyo ang sinasabi ng inyong sarili, ng inyong puso. Follow your intuition. Kung sa pakiramdam ninyo, kinakailangan na ninyo makipag-usap sa isang professional to ask for a professional help, professional advice, or professional opinion, whatever you need, whatever you call it, do so. No? Do so. Kasi kung yun ang iyong nararamdaman, you are being pulled to talk to someone, then do so. Kasi yun talaga, doon ninyo makukuha ang inyong hinahanap. Huwag na kayong magdalawang isip. Kung ano yung sinasabi ng inyong puso, yun ang sundin mo, Pisces. So, Pisces, that's all I have for you for today. I hope nakatulong ang reading na ito in some way. Thank you for watching. Love and light. Namaste.